pag-uusapan ng mga kalsadang takaw aksidente, hindi rin mawawala sa listahan ang sikat na Old Zigzag Road sa bayan ng Atimonan, Quezon. Nakilala sa tawag na bitukang manok dahil na rin sa hugis nito na puro pakurba. Ang bitukang manok kasi tinayo yan ng mga Amerikano in the 1930s, no, as a shortcut mula Pagbilao papuntang Atimonan, na hindi na kailangan umikot ng bundok at umakyat na lang sa bundok at pababa. Ngayon, siyempre, ang pinakamadaling paraan para umakyat ng bundok ay diretso. Pero ang problema, siyempre, wala namang sasakyan kakayaning umakyat ng bundok na diretso. Kaya ang pinakamadaling paraan niyan ay izizigzag mo. Dahil dito, napakaraming aksidente na raw ang naitala sa nasabing kalsada. At para kahit papaano'y makaiwas sa disgrasya, pinagbawal ang pagdaan dito ng mga naglalakihang sasakyan. Nilagyan na rin nila ito ng mga harang sa gilid para maiwasan ang pagkakahulog sa bangin. At sa pulong ng ilang mga residente ng Atimonan, may mga nagsisilbi na rin gabay na siyang nagsisenyas sa mga motorista kung mayroon ba silang kasalubong. Isa sa kanila ang 44 na taong gulang na si Teresita. Nakapweso siya sa parte ng bitukang manok na kung tawagin nila ay siko. Hugis siko kasi ang kurbang ito kung saan madalas maaksidente ang mga motorista. Buong pamilya ni Teresita, halinhinang nanggagabay sa mga napapadaan sa parteng ito para ligtas silang makarating sa kanilang paroroonan. Ang hindi inakala ni Teresita na mismong anak pala niya ang madidisgrasya rito. Madali nga rin sana para kay Teresita na tanggaping aksidente lang ang sinapit ng anak. Kung hindi rin sana ito nagkwento ng isang kakilakilabot na pangyayari. October 8, nung kami mag-traffic, nakakita siya ng black man. May pagbaba niya, sabi niya, Nay, nakakita ako ng black man. Itim na lalaki ka, tas ang mata niya nagbabaga. Natakot ka ako, hindi pala ika narinig ni nanay ba, sigaw na ako ng sigaw. Tapos October 9, na jumulti silang magkuya, na-aksidente naman. Dalawa kasama niya yung asawa ng pinsan niya. Sumama ka na! Parang lang daw siya nahakayat. Kahit sa panaginip, ganun daw ang ginagawa sa kanya. Parang, sumama ka na sa akin at ibigyan ko ng tulong ang pamilya mo. Dahil gusto kasi nag-aaral yan, gusto niya makatapos at matulungan kami. Yun naman ang nangyari, na-aksidente. Binayaran nga kami nung naka-aksidente, 40,000, 40,000. Pero sa kanya ko rin lahat inubos yun. Batid ni Teresita na mahirap daw paniwalaan ang kwentong ito na tila ba nagbadya sa kamatayan ng kanyang anak. Pero para sa kanya na araw-araw nakikipagpatintero kay kamatayan sa pagiging gabay sa Atimonan, wala raw mawawala kung maniniwala siya sa kwento ng sariling anak. Sa pangyayari ng ganyan mga kababalaghan, talaga namang naniniwala ako dahil kahit ako nakakakita rin. Sumama ka na! Pero kwento ni Mang Arnold na mahigit 2 dekada nang nagmamando ng traffic sa kabaan ng bitukang manok, hindi lang daw ang nilalang na binansagan nilang si Blackman ang nagpapakita sa mga motoristang napapadaan dito. Bihira naman ako. Dito pa namatay. Nariyan rin daw ang pasaherong multo na bigla-biglang nang yuyug-yug ng sasakyan. At sumasakay na lang nang wala man lang paalam. Bali, huli na siyang nagkinto sa akin nun. Nasabi sa akin, may lukuluko nga pala ika rito sa lumang daan ninyo. Sabi, bakit naman? Kapatid ko. Ako'y kisinakyan ng babae dyan sa pag-akyat pagpasok ko dito sa Zigzag.
ay naghatid siya ng pasyente sa Lucena. Tapos ay pagano niya, nakita na nga kasi may kasunod siya, kaya kitang-kita niya yung huli niya, may babaeng nakaupo sa hulihan ng ambulansya. Kaya tinigil niya rito sa panlaw niya, dito niya tinigil sa maliwanag. Mismong ang turismo ng Atimonan naniniwala sa mga kwentong ito ng kababalaghan. Ako po ay naniniwala na may mga ganoon nga mga elemento dito sa Atimonan Zigzag Park or particular dito sa nasasakupan ng Quezon Protected Landscape. At marami namang mga patotoo at saka nangyari. Pero ang magiging solusyon lang natin din ay magbigay tayo ng respeto. Kung tayo commuters, kung tayo man ay driver, kailangan may mga area po tayo na dapat tayo magbubusina. Our government is making interventions para mas maging maganda yung ating lugar. So mula doon sa putang Zigzag Park hanggang dito sa ating pit stop, meron na tayo mga inilagay na mga ilaw para makatulong din sa ating mga commuters. Gayunpaman, kababalaghan man o kakulangan sa pag-iingat ang dahilan ng mga aksidente sa kahabaan ng bitukang manok, may nabuti ng mga otoridad na magdestino rito ng rescue team gabi-gabi. Nang gabing iyon, sumama kami sa pagronda ng MDRRMO o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Atimonan Zigzag Park. Siguro prepare dapat sila, well fit silang mag-drive para hindi sila ma-aksidente. Sana before ka bumiyahin, hindi ka dapat puyat. Direct, nakapahinga ka ng maayos, nakakain ka ng maayos. And especially yung sakyan mo, dapat na check mo muna before ka bumiyahin. Sa kanilang pag-iikot, may ilang mga bagay silang nabanggit na posibleng sanhirin daw ng mga aksidente sa bitukang manok. Katulad niya mga ganito nga, yung mga kurbada. Kailangan hindi ka naman dapat magmabilis eh. Alalay ka lang lagi. Kapag po may guhit na dilaw na sa ating kalye, kailangan pong walang overtake. Katulad po nito, bawal po yan to two-line na yellow. Yellow lane po yan, two-line. Kailangan pong hindi umovertake. Yan po ang kalimitang accident ang mga sasakyan pag hindi natin tinupad yung guhit na yan. Madalas isinisisi ng mga naaaksidente sa bitukang manok ang biglang pagkawala ng kanilang preno, partikular na sa bahagi na kung tawagin nila ay Siko. Pero hindi raw ito dahil sa kung anong kababalaghan. Dahil may eksplanasyon dito ang eksperto. Pagpaahon ka, may talagang ang basic nature ng physics, talagang iahata ka pababa. Diba? Kaya nga ang laging sanhi na aksidente dyan is, ano ba ang kakayahanan nung nagmamaneho? Madalas kasi alam mo na, ang ugaling Pilipino ugod ng yabang . Sasabihin lagi niya, kaya. Maski sa totoo, hindi naman kaya. Problema pa yung maintenance ng sasakyan nila. So hindi naman lahat ng sasakyan kaya yung ganung klaseng pag-ahon. Sumama ka na! Sumama ka na! Sumama ka na! Sumama din po. Bagamat hindi naman liblib at kung tutuusin ngay walang pinipiling oras ang pagdaan ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, may ilang kwento ang ating mga kahuander ng di umano'y kababalaghan sa highway. Isa na rito si Marvin, isang salesman sa isang pamilihan sa Quezon City. Kwento ni Marvin, tatlo na lang daw silang pasahero sa sinasakyang van ng gabing iyon nang mapadaan sila sa bandang Sandigan Bayan. Nagulat daw sila ng driver ng may dalawang babae na biglang pumara mula sa likuran. Para po. Nang silipin nila ng driver ang rearview mirror, nakita nila ang dalawang babaeng tuguan sa pinakalikod ng van. Pero nang lingunin, wala naman daw nakaupo sa likod at wala ring bumabang pasahero. Nakita ko po yung dalawang babae. Hindi naman po sila madungis. Naka-civilian, pero ang ng mukha nila po ay nakakatakot. May mga parang mga dugo. Parang na-aksidente po kasi yung nangyari. Ayon kay Father Jojo Zerudo ng Diocese of Cubao, ang nakita raw ni Marvin ay hindi kaluluwa ng tao, kundi masamang espiritu na gumaya sa hitsura ng pumanaw na tao.
usually hindi ito yung kaluluwa ng tao, kundi ito yung mga demonyo o espiritu na dati-rati ay nakakapit sa tao. Mahirap talagang isipin na mayroong mga kaluluwa ng tao na pakalat-kalat dito sa sanlibutan. Ang paniniwala ng simbahan, immediately after death, agad sa langit o purgatorio o impyerno. Sa probinsya naman ng Pangasinan, kinatatakutan ng mga motorista ang zigzag road sa bayan ng Sual. Hindi sa delikado ito dahil kung tutuusin nga, kumpleto ang daan sa mga babala at pailaw. Ang kanilang pinangingilagan, ang di umano'y mga multo na nagpapakita sa lugar. Ang tricycle driver na si Freddy, isa raw sa mga magpapatotoo sa kwentong ito. Malinaw pang araw sa kanyang isipan ang nangyari 2 taon na ang nakararaan. Pangkaraniwang gabi lang daw yon ng pamamasada. Nang may isang pasaherong sumakay sa tricycle ni Freddy, nagpahatid daw ito sa zigzag road. Pagdating sa kanilang destinasyon, biglang pumara ang babae sa isang madilim na parte. Pero nang itigil na ni Freddy ang tricycle, naglaho ang babaeng pasahero. Nung inabanti ko po dun sa may ilaw, sa may street light, dito na lang po tamaliwanag, kakota, akala ko hihihi yung pasayros ko. Nung pagsilip ko dun sa loob, wala na rin yung babae. Nung nakarating po ako dito sa may ano, sa may, dito na sa may high school, naisip ko po baka multo. Bigla pong yung ulo ko parang lumaki. Tumayo yung balahibo ko na hindi ko maintindihan na po yung pakiramdam ko eh. Pero ayon sa Philippine National Police ng Sual, Pangasinan, ang mga aksidenteng nangyayari sa zigzag road, hindi dahil di umano sa mga multong nagpapakita rito, kundi sa tinatawag na mechanical failure. Kaya kadalasan dyan, naglulus yung brake nila. Kaya kung ano, mabangga sila, pag inapakan nila yung brake, wala na yung preno yung sasakyan nila. Tapos kung minsan yung ano, yung makina rin, naglang mamatay. Kaya bago sana sila umalis, chicken muna yung mga sasakyan. Kaya para siguraduhing mas ligtas ang daan, nagpadagdag din sila ng mga babala sa kabaan ng zigzag road. Kaagapay ng mga proyektong ito ng mga otoridad, may responsibilidad din ang mga motorista na maging maingat sa kalsada. Una, siguraduhin na nasa wastong kondisyon ang iba't ibang parte ng sasakyan, gaya ng gulong at preno. Ikalawa, sumunod sa batas trapiko. Ikatlo, siguruhin nakatuon ang atensyon sa pagmamaneho at hindi sa kung ano pa mang bagay gaya ng pagsiselfone.